Mga katanungan. Nananatili ang mga katanungan sa aking kaisipan. Bakit nga ba? Bakit nga ba nakakasalamuhan natin ang ibang nilalang sa mundong ating ginagalawan? Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Magandang araw sa inyo, Sir Alex. Sana'y nasa maayos kayong kalagayan ang buong mong pamilya, pati na rin po yung mga tagasubaybay ng channel na ito. Ako nga pala ito si Leah ng Koronadal, South Cotabato, na muli ay magbabahagi ng kwentong naaayon sa totoong pangyayari. Ang kwentong ito ay karanasan ko mismo noong kami nakatira pa sa isang lugar na sakop din ng South Cotabato. Kung natatandaan niyo ang kwento ko dati na may pamagat na undas, nabanggit ko po sa kwento na yon na nakatira kami dati sa lolo at lola namin. Pero bago po yun, ay dito kami nakatira sa lugar na ito. Di ko na lang po babanggitin ang buong pangalan ng lugar. Basta, maliit na komunidad lang po ito na sakop din po ng South Cotabato. Ang dahilan kung bakit itago natin ang pagkakakilanlan ng lugar na ito ay may iilang mga pangyayari sa buhay namin sa panahong yun ang hinding-hindi nakakalimutan magpasa hanggang ngayon. Kung hindi ako nagkakamali, mga 6 o 7 taong gulang lamang ako noon. Sa bayan na ito ako medyo namulat sa mga kababalaghan at sa mga nilalang na kung tawagin po natin ay aswang. Isali nyo pa, ang kaguluhan sa pagitan ng gobyerno at mga rebelding grupo sa lugar doon ng mga panahon na yon. At ang mga kaguluhan ding iyon, ang isa sa mga dahilan kung bakit kami lumikas sa lugar na yon, na halos umalis kaming walang dala o hindi nadala ang mga kagamitan. Yun din po ang dahilan kung bakit nakitira kami kina lolo at lola sa side ng nanay namin sa bayan ng Koronadal, South Cotabato noon. Ngunit bago po ang lahat, Sir Alex, ikukwento ko muna sa inyo, babalik tayo sa unahan, kung bakit kami napadpad sa lugar na ito at kung anong klasing pamumuhay na mayroon kami dati. Noong kami 5 pa lang na magkakapatid, may 10 buwang gulang na baby ang nanay ko noon habang ako naman po ay 2 taong gulang pa lamang sa mga panahon na yon. Noong 5 pa lang kami na magkakapatid, may 10 buwang gulang na baby ang nanay ko noon habang ako naman po ay 2 taong gulang pa lamang. Naingganyo ang aming mga magulang na manirahan sa bayan na ito sa kadahilan ng mura pa ang halaga ng mga lupain doon. At dahil na rin sa mga kwento ng pinsan ng tatay ko na nakatira sa lugar na yon dati, na ayon sa kanila ay maganda raw ang lugar at tahimik pa. Ito ay kinuwento ng nanay namin noong kami bata pa dahil sa madalas po kami noong nagtatanong sa kanya kung bakit wala kaming lolo at lola sa lugar na yon. Ang mga lolo at lola kasi sa side ng tatay ko ay namayapa na noong hindi pa ako pinagbubuntis ng nanay ko. Kaya sa side lang ng nanay namin kami, mayroong lolo at lola na magpasa hanggang ngayon, awa ng Diyos, ay malakas pa po sila. At yun na nga, Sir Alex. Nang dahil sa mura ang presyo ng lupa, tahimik at maganda ang lugar, nainganyo ang mga magulang ko kahit na sobrang layo nito kung kaya nakabili sila ng 1 hektaryang lupain doon. May taniman na ng palayan at medyo bulubundukin lang ang bahagi sa lugar na yon. Ang kinatitirikan naman ng bahay namin noon ay medyo nasa mataas na bahagi ng uma. Napapalibutan ang lugar namin doon ng mga kaniyugan at maraming punong kahoy gaya ng ipil-ipil, mga puno ng prutas gaya ng kaimito, sampalok, mga kawayanan
at matataas na talayban sa gilid lang din ng aming farm doon. Pagdating naman sa usaping tubig, ay hindi kami namumroblema dahil sa may flowing na ang lugar. Ginawan ito ng isang malaking parang drum ang hugis pero simentado po ang palibot nito. Ang bahay naman po namin doon ay gawa sa tinaddad na kawayan ang dingding at sahig nito habang yari naman sa damong kugon ang bubungan. Dito sa farm na ito ay kukonti lang ang aming mga kapitbahay na siguro ay wala pa sa 10 at malalayo pa ang agwat ng mga ito. Panahong 80s kaya wala pang kuryente sa lugar na yon. Sobrang layo rin ito sa pinakataon o tawag dito ay Banwa. At sa lugar na ito, malayo rin po ang pinakabaryo namin na siguro. Aabutin pa ng 45 minutos kapag lalakarin papuntang baryo. Malayo at liblib kung kaya, halos mga tao sa lugar na ito ay mayroong sariling mga kabayo, mga kalabaw, na siyang ginagamit pang transportasyon papuntang baryo o di naman kaya, kapag pupunta sila ng Banwa. Sa farm na ito, halos napalibutan kami ng mga pananim na gulay. Marami na rin kaming mga alagang hayop noon gaya ng mga manok, pato, kambing at meron din po kaming 5 aso. Naaalala ko pa dahil sa marami kaming mga manok at pato noon ay halos sawa na kami na lagi na lang karni ng manok ang ulam namin o kaya'y karni ng alaga naming mga pato. At kung hindi naman karni, ang mga itlog naman po nito ang inuulam namin. Kapag napapadayo ang mga magulang namin sa baryo, sir, bumibili sila ng tigda 2 lata ng sardinas. Pag nakabili na sila, naku po, parang fiesta ang pakiramdam namin ng aking mga kapatid noon. Pero, gulay at puyo talaga ang paborito naming ulam at sa katunayan po, magpasa hanggang ngayon ay paborito ko pa rin ito. Sa katagalan ng paninirahan namin sa lugar, nakilala ng tatay ko si Mangfredo. Isang magsasaka rin sa lugar pero hindi po niya pagmamayari ang lupang sinasaka kundi siya po ang tagapangalaga sa mga pananim. Sa madaling salita ay sinusweldohan lang po ito ng may-ari sa tuwing may mga trabahong kinakailangang gawin sa farm nila. Si Mangfredo ay may asawa at mga anak. 7 lahat ang mga anak nila at magkasing edad lang ang ate ko sa panganay nilang anak na lalaki. Ang asawa naman ni Mangfredo noon ay mahitsura ito pero hindi nga lang matangkad ngunit maganda ang itsura at mukha niya. Di kalaunan ay naging kaibigan po ito ng nanay namin. Nung tumagal, napansin ng mga magulang ko na etong si Mangfredo ay may ugaling hindi nagugustuhan ng ninuman. Isa na dito ay ang ugaling sugarol at lasinggero. Mga ugaling una mong mapupuna sa kanya. Nang lumaon pa ang pagkakaibigan ng mga magulang ko at si Mangfred, dito na nila napansin ang iba pa niyang masamang ugali. Nananakit pala ito nang asawa at mga anak niya pag nalalasing. Nalaman din nila papa na may kahiligan din itong sideline o masamang gawain, ang pagnanakaw. Ginagawa niya umano ito sa oras na kumakati ang mga kamay sa sugal at pag-iinom ng alak. Isa sa mga biniktima niya ay ang mga alagang hayop namin. Sa tuwing nagagawi siya sa sugalan, may mawawala rin mga manok o kaya'y mga alagang pato sa amin. Minsan pa nga, kapag wala silang makain sa bahay nila noon, ang ilang mga anak niya ay nasa bahay namin pinapakain lalo na ang isa nilang anak na si Inday. Kaibigan at kalaro ko po siya. At sa kaibigan kong ito, iikot ang unang karanasan sa kwento nating ito. Minsan, sa bahay namin natutulog si Inday dahil siya lang talaga ang kalaro ko sa mga panahon na yon. Siya lang din kasi ang anak nilang babae. Wala akong ibang kalaro dahil sa ang sumunod sa akin na kapatid ay sobrang bata pa.
Ang kaibigan kong si Inday sir ay masayahing bata. Lagi-lagi itong nauutusan ng nanay niya na mag-igib ng tubig sa may flowing namin o minsan, siya ang gumagawa ng mga pagsasaing sa bahay nila. Bali siya ang pangalawang tumutulong sa gawaing bahay ng nanay niya, habang ako naman noon ay puro laro lang ang nasa isip ko. Nakakapaglaro lang din kaming dalawa kapag natatapos na siya sa mga inuutos ng nanay niya sa kanya. Nakakalungkot minsan dahil sinasaktan po siya ng tatay niya lalo na kapag nalalasing ito o kaya'y natatalo sa sugal. Minsan pa nga, silang buong mag-anak ang sinasaktan ng mismong haligi ng tahanan nila. Kaya si Inday noon ay sa amin nagpupunta para magsumbong sa nanay namin at sa akin ng mga saloobin nito. Naging matalik kaming magkaibigan ni Inday. Siguro, mga nasa 5 taong gulang na ako nito pero sariwa pa rin sa alaala ko ang mga nangyari sa amin noon. Nang tumagal na kami sa aming nilipatan, naisipan ng mga magulang namin ang magbakasyon muna sa lolo at lola namin sa bayan ng Koronadal City, South Cotabato. Si nanay, ako at ang pinakamaliit kong kapatid noon ang nagbakasyon sa lolo at lola namin na siguro umabot din kami ng 1 buwan doon. Nung umuwi na kami galing sa lolo at lola namin, sabik na sabik akong makita ang kaibigan kong si Inday. Yayayain ko kasi siya na maglalaro kami ng bahay-bahayan dahil sa may mga bago akong laruan noon. Pero, kinaumagahan noon, laking pagtataka ko nung pumunta ang nanay niya sa amin habang umiiyak po siyang nagkukwento sa nanay ko. Pagkatapos noon ay nakita kong niyakap siya ni nanay. Hindi ko alam kung bakit sila nag-iiyakan pati na rin ang 3 ko pang mga ate noon. Umiiyak sila habang nakikinig sa kinukwento ng nanay ng kaibigan kong si Inday. Makalipas ang 1 linggo, gabi iyon, doon ako kinausap ng nanay na umiiyak habang nagkukwento sa akin. Sinabi ng nanay namin na wala na raw at patay na ang kaibigan kong si Inday. Bago pa kami dumating galing bakasyon, ay 2 linggo na raw na nailibing ang kaibigan ko. Ang dahilan naman po ng pagpanaw niya ay pinatay raw po ito ng sariling tatay sa bubog at nabagok ang ulo sa bato dahilan kung bakit binawian agad ng buhay. Pagkatapos ng insidente, nahuli, dinakip at nasa bilangguan na raw ang tatay niya. At dahil sa bata pa naman ako noon sir, hindi ko po lubos maintindihan ang mga nangyayari at hindi ako naniniwala na patay na ang kaibigan kong si Inday. Sa maniwala kayo o hindi, nakikita ko kasi ang kaibigan ko sa labas ng aming bahay. Naaalala ko pa noon sa tuwing matapos kaming manananghalian, ay nakikita kong nasa labas ng bahay namin ang kaibigan ko habang kumakaway ito sa akin na maglalaro na raw kami. Kaya ako naman noon, binibilisan ko ang pagkain at lalabas agad para makapagsimula na kaming maglaro. Magbabay-bahayan kami ni Inday ng mga bago kong laruan at kasali ko pa nga ang nakakabata kong kapatid noon. Ang ipinagtataka ko lang noon sir, kung bakit minsan hating gabi na ay nasa tabi ko lang si Inday. Kapag naroon siya ay magyayaya ito na maglalaro kami. Nagtatalukbong kaming 2 ng kumot at magsisitiwanan. Minsan, naaktuhan kami ni nanay at mga ate ko habang tumatawa. Anong ng mga ito? Kung bakit tawa raw ako ng tawang mag-isa? Pag sinasagot ko naman silang naglalaro kami ni Inday, pinapagalitan nila ako kaya hindi ko na lang sinasabi sa kanila na nariyan lang parati ang kaibigan ko. Isang araw, may okasyon noon at birthday ng ate namin kaya maraming handa sa bahay at maraming kinatay na manok. Maya-maya noon, dumating ang mga kaibigan ng ate kong halos classmate niya ang lahat na galing pa sa baryo.
Naimbitahan din ang nanay ni Inday at mga kapatid nito. Nung oras na ng kainan, kumuha ako ng 2 pinggan at 2 upuan. Tinanong ako ng nanay namin kung para kanino ba raw ang 1 upuan at 1 pinggan na hawak-hawak ko. Sagot ko naman po sa kanya na para iyon sa kaibigan kong si Inday. Napatingin silang lahat sa akin habang napakunot din ng mga noo. Ilang sandali nun ay bigla na lang umiyak ang nanay ng kaibigan ko. Nagtataka talaga ako ng husto kung bakit hindi nila nakikita si Inday gayong nasa tabi ko lang naman ito. Nagulat na lang ako nang bigla akong hinila ni nanay papasok sa kwarto sabay sabi na pag hindi raw ako umayos ay hindi raw muna ako makakalabas. Sobra ang pagtataka, nagugulumihan. Dahil na rin siguro sa musmus pa lang ako noon at walang alam kung ano ang mga kababalaghan. Baliwala sa edad ko ang mga ganon. Itong kaibigan kong si Inday sir, sinabi niya sa akin na kabay ina sila dira ah. Mampang lang kita iya nga duwadri. Dugay-dugay, okay naman na sinanay mo. O ibig sabihin sa wikang Tagalog, ayaan mo sila dyan ah. Maglalaro na lang tayong 2. Maya-maya, okay na yan sinanay mo. Ilang minuto nun, lumabas kami ng kwarto ni Inday at lumabas kami ng bahay para maglaro ng tagutaguhan. Habang abala ang mga bisita sa pagkain at kwentuhan sa loob, walang may nakapansin sa aming 2 na lumabas kami ng bahay. At nung nasa labas na nga kami, niyaya ko siya na magtagu-taguan na kami at ako ang unang taya nun. Nagtataka lang ako Sir Alex. Dahil kahit anong gawin kong paghahanap sa kanya, ay hinding-hindi ko siya nakikita o matagpuan. Pero pag sinabi ko sa kanya na, sige, pag hindi ka lumabas ayaw ko nang makipaglaro. Bigla na lang yung susulpot sa likuran ko tapos ugulatin pa ako. Kapag siya naman ang taya, kahit alam kong hindi ito tumitingin sa akin, kahit anong tago ko pa, ay ang bilis niya po akong matagpuan sa pinagtataguan ko. Maya-maya nun, napansin ako ng tatay namin na ayon sa kanya, ay naglalaro raw ako ng tagu-taguang mag-isa. Tinanong nila ako kung sino ba raw ang kalaro ko. Sagot ko naman sa kanila na si Inday nga na may halong galit pa ang pagkawika ko sa kanila. Matapos kong sabihin yon, ang nanay ko naman ay pinalo ako ng hanger. Buti na lang, dahil nakauwi na ang mga kapatid at nanay ng kaibigan ko, kung nagkataong naroon pa sila, ay baka iiyak na naman ang nanay nila. Madalas nagpapakita ang kaibigan ko Sir Alex. Minsan sa gabi, sa tanghali, o minsan sa madaling araw na. Puno lang ako ng pagtataka nung araw. Kasi kahit madaling araw ay bigla na lang susulpot sa tabi ko si Inday. Pero hindi po ako natatakot sa kanya kasi ang itsura po niya ay normal lang naman po. Kaya lang, may mga bagay akong napapansin sa kaibigan ko na minsan naging dahilan ng pagkakatanong ko sa kanya. Day, nga wala ka gailis bayo ha o kag iway ka timo gapaligo? Day, bakit hindi ka nagbibis ng damit at parang hindi ka naliligo? Napansin ko kasi sir na hindi ito nagpapalit ng damit at niminsan ay hindi ko rin po siya nakitang basa ang kanyang buhok. Samantalang noon ay lagi naman kaming naliligong 2. Sagot naman po niya sa akin. Pinago na ni nanay ang mga damit ko tapos hindi ako nababasa ng tubig. Sabay tawa kaming 2 sa sinabi niya, kala ko ay nagbibiro lang ito. Marami pang bagay ang napansin ko noon na ibang-iba na si Inday gaya ng hindi ko na siya nakikitang uminom ng tubig o kumain kapag binibigyan ko ito ng pagkain. Sasabihin lang niya na busog na daw siya. Ang isa pang napansin ko sa kanya sir
ay kung bakit parang hindi ito napupuyat o napapagod. Hindi ko na rin narinig sa kanya na nauuhaw ito o nagugutom. Samantala noon, madalas nagre-reklamo ito na gutom siya kaya madalas din kaming naglalaga ng mga itlog ng manok o kaya'y itlog ng mga alagang pato namin noon. Maraming pagkakataon na lagi-lagi kong kasama si Inday. Binaliwala nila nanay, tatay at mga kapatid ko na lagi akong tumatawa, naghahabulan. Nagbabahay-bahayang mag-isa sa paningin nila parang nasanay na baga sila sa pinagagawa ko. Pero naniwala lang sila nanay noon sir na andyan lang lagi si Inday noong kaarawan ko na. Gabi iyon at nagkatay ng manok ang tatay namin. Noong kakain na kami, nagtabi ulit ako ng dalawang pinggan sa tabi ko. Sabi na naman ng nanay na tumigil na raw ako. Tahimik lang ako noon sir. Yung isa kong ate, tinanong ako. Eh, kunari dari si Inday Leah, DNB siya? Kung andito si Inday Leah, saan banda siya? Tinuro ko sa kanya ang bandang pintuan kung nasaan ang kaibigan ko. Nilingon nila ito, ngunit wala naman po silang nakita. Pagkatapos nun, ay niyaya ko na ang kaibigan kong si Inday na kumain na kami. Inday, dali na bala, di pungko na makauna ta. Hindi ka bala mahuya? Inday, halika na dito, upo na, kakain na tayo. Huwag kang ang mahiya. Lumapit ito sa tabi ko sabay hawak sa pinggan. Natawa lang ako noon kasi bigla na lang kumaripas ng takbo ang ate ko at nagulat silang lahat. Sabi nila sa akin na gumalaw daw ang pinggan na wala namang humawak dito. Ang di nila alam ay naroon na ang matalik kong kaibigang si Inday. Ngunit ngayon, ipagpaumanhin ninyo na pansamantala po muna nating putulin ang kwentong ito dahil sadyang may kahabaan po siya. Abangan na lang ang karugtong ng kwentong ito bukas. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, Leah ng Koronadal City, South Cotabato. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kaiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At bago po natin tuluyang lisanin ang kwentong ito ay nais ko munang batiin ang lahat ng mga nag-comment nung nakaraan nating update. At syempre, uunahin po natin yung mga nag-join sa membership ng channel natin. Unang-una kay Charles ng Buhol, ayan, maraming salamat sir. Kay Errol Bugoy, Georgina Abati, kay Wilma Tambuya at Connie Arlene Toledo Vlog. Kay Bayot Ako Pero Rakista, Haven Good Bless, kay Sock Sergeant Creepy Tales. Umeri Huso, kay K-Hope Riker, LC De Acosta, kay Lilian Colliado, Mags Mags, kay Tals 2015 Katahong, ayan, kay Jonas Alferez, Darlene Kabatuan, kay Angel Flores, Raquel Pirucho, kay Miss Puerto, Christine Olson, kay Lonely Angel, at kay Noime Rodriguez, ayan. Maraming salamat po sa mga suporta ninyo. At syempre, babatiin po natin yung lahat ng mga commentators last update. Unang-una kay Darlene Kabatuan, ayan, first honor. Maraming salamat ma'am kay Pony Arlene Toledo Vlog, ayan, thank you very much. Kay Darlene Kabatuan, Sid Vicious, kay Disturbed Spirit na isa ring horror channel, no? Ayan, bisitahin nyo rin po siya. Kay Tiktilaok Stories na isang horror channel din, ayan, bisitahin po natin sila. Kay Gesto ni Marwin LV, ayan, thank you po. Kay Marites Mending, Alpha Omega, kay Sarah Brightman, ayan, maraming salamat, madam. Kay Miss Melanie Kimpan Alvero, good day Sir Ludi, damo salamat sa upload kahit paman sa nangyari po sir, o nangyari sa akin. Go pa rin ako sa buhay, babawi lang ako sa inyo pag totally clear na ako. So ayan, Ma'am Melanie Kimpan Alvero, huwag ka pong mag-alala dun sa mga sinabi mo dati. Wala po tayong problema dyan, madam. Uy, ano ka ba?
Unahin mo yung sarili mo. Dapat maging okay ka para sa pamilya mo, di ba? So ayan, maraming salamat Madam Melanie Kimpan Alvero at ingat-ingat po kayong lagi dyan, lalo na nasa ibang bansa kayo at alam nyo naman, mahigpit ang Arab countries. So ayan, maraming salamat ulit kay Amor ng Iraq, Jerry Flores, kay Maria Fe Escudero. Itong si Jerry Flores, parang kaibigan ko ito ba? So ayan kumusta man kaya abay? Kay Alma Ebesate, Lorna Valle, kay Carlos Combes, Rose Ulalia, Rezain Aparte, ayan, thank you. Kay Imelda Reyes, Frederick Labang, kay Ruby Claveras, kay Jacinta Tukilio, Helen Johnston, kay Cleo Figuer, Turianang Hilaw, kay Arturo Bax on the Mix, Diana Monera, kay Miss Mary Asilar, Liardo Evangeline, kay Amir Malik Faiz, ayan o, maraming salamat po sa iyo, kay Michael Alemania, LCD Acosta, kay Ophelia Yasin, Mark Solonsky, kay Sian Kyle Cabansag, Jujate Cabansag, mga Cabansag family, kumusta po kayo riyan, kay Taray Celiano, Filipina Pasario, Ron Cabansag, Linda Lin, kay Carmelita Mabanag, Norjena Ibrahim Timan, Rachel Isidro, kay Jovi Agustin, Teresita Cerrone, kay Darren Weird, Swangan Stories, ayan, isang malupet na channel, no? Ayan, thank you boss sa pagbisita. Kay Analian Tihonis Durin, Jasmine Santos, kay Drew Trey Tumalon. Hi Sir Alex, pa-shoutout po from Hong Kong, matagal na po akong tagapakinig nyo. Lahat po ay napakinggan ko na. Ayan, walang nakalagpas. Maraming salamat sa iyo, Drew Trey Tumalon. Kay Michelle Kusay, Gina Kalunod, kay Wilma Pascual, Jans Brusula, ayan, thank you very much ma'am, kay Lenny Ligasan, silent listener here, ayan, pa-shoutout po kay Romel Gaudia, sir, lagi niya gamit account ko para mapakinggan ka, ayan, lagi, lagi siyang nag-aabang sa mga kwento mo, maraming salamat po, ayan, kay Bing El Ciara, ayan, thank you Sir Alex, tuwang-tuwa yung Amber Volleyball Team sa Hong Kong, shoutout mo. Ayan o, thanks again Edon sa walang sawang pagbabasa ng horror stories mong nakakaalik. Kay Nilan Ikanayaka, Sweet Lady Centeno, Jaymar Biliarmino, kay Rubina Dairo, Heaven Good Bless, kay Junard Magnifico, Joanne Gaston, Mayeth Ibora, kay Bebang C, Miss Neng Roquero, kay Joker Naut, Kambal ni Red Rosal, ayan, isang vlogger din, Patrimonio Rodilin, Irene Dacles, kay Casper Stories, Narcisa Albonia, kay Maris Advincula, Luna Ray Perez, Lisli, kay Maricel Caramanchon, Gatdula Mamadra, kay Pedro Tampoas, Leonardo Ermita, kay Maria Fumuto ng Japan, good evening po listening with Auntie from Osaka, ayan. Kumusta po kayo dyan? Ingat-ingat lagi kay Iris Tashibana, Evelyn Garcia, kay Jean Garcia. Ayan o, ganda po ng story. Silent listener from Riyadh, Joris Ivanova na Tonhok, at kay Carlo John Abrigana. Salamat sa iyo Sir Alex sa pag-narrate or pag-share ng story ko. More power po sa channel nyo. Hindi kami magsasawang makikinig sa iyo dahil magaling po kayo na narrator. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Boss Carlo John Abrigana. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button, syempre. Huwag niyo pong kalimutan ng notification bell para naman po ay updated kayo sa mga bago't nakakasabik naming mga kwento. Muli, maraming salamat po sa mga suportang binibigay po ninyo sa channel natin. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.